Good day sa lahat ng ating mga viewers at ngayon ay nandito ulit tayo syempre sa bukid. Dito naman ako sa bukid ng aking manoy na isa, si Manoy Dante. Nung nakita ninyo yung nagtanim ng palay, bumalik uli ako dito dahil sumama kami sa kanya dahil nagdaro. Yung naglinis uli para para magiging taniman ng palay. Kaya ngayon dito kami at ako nga ay nagsamok-samok o manguha ako ng bayabas. Hindi nila alam na nandito ako, pumunta ako dito. Actually ito, bayabas na to is wild. Basta lang pumunta ako diyan na hindi ako nagpaalam sa kanila, pumunta ako diyan. Ngayon, makikita nyo mamaya, sisigaw ako mamaya, saka pa nila nalaman, nandun ako sa dulo ng bayabas. Na, wild yan, at saka masukal dyan. Sabi ng manoy ko, sabi niya, baka pumunta doon. Baka may ahas doon, nakakita ako ng ahas nung nakaraan. Hindi ko alam. Basta kasi, gusto ko kasi maranasan uli. Actually, narinig nyo kanina, naghangak ko ganiha kay, yun nga, umakyat ako dyan sa bayabas. Well, ngayon lang uli ako umakyat ng bayabas. Noon kasi, nung maliit pa lang kami, bata pa lang kami doon sa North Cotabato, kasama ng aking mga kuya, pag-uwi namin galing school, gutom na gutom. Noon kasi, social na kasi ngayon ang mga kabataan. Ngayon kasi kahit anong kinakain, mga junk foods, kami noon mahirap talaga kasi ang buhay din. Kaya pag uwi, maghahanap ka sa paligid-ligid kung ano yung pwedeng makain mo dahil kakagutom kaya galing sa school, naglalakad ka pa galing school, tapos umuulan, naulanan ka, tapos pagdating sa bahay walang pagkain, kaya naghahanap ng pagkain ng mga kabataan noon kahit saan-saan, kaya maakyat kami ng bayabas, mga ganun. Yung tubo, yung sugar cane, yun, ginapangus na mo. Ayan, bayabas, pagka walang makain, yun, parang snack namin noon. Snack ng kabataan noon. Kabataang Pinoy noon. Ngayon, hindi na eh. Mga junk foods na, kung ano-ano na, pizza, ano na yung kinakain ngayon ng ating mga kabataan, social na yung mga kabataan natin ngayon. Kaya nga, excited ako kasi nakita ko lang yan. Sabi ko, may bunga, bayabas, may bunga. Wild yan, hindi yan sinadya na tinanim. Wild na bayabas. Hindi nyo alam yung, pag wild na bayabas, yung maliliit ang bunga. Kaya, ayan. Kaya ang saya-saya ko, ang daming bunga niyan. Ang daming bunga niya. Kaya nga tahimik na tahimik diyan eh. Kaya lang tinawag na ako ng manoy ko kasi nga may banakon daw diyan. Kaya 'yun, sabi niya, "Pat ka pumunta doon, may banakon diyan." Ayan, pansin niyo mamaya. Pag akyat ko, galing ako sa puno. Mamaya pagbaba ko niyan,
sa dulo na ako ng bayabas dumaan. Pag bayabas kasi, hindi yan basta mabali. Nakakatamad kasi pag doon ka sa ano, puno dadaan, mahirap. Eh, dyan na lang, mas madali. Saka kaka-enjoy pa. Ganun talaga yung mga bata noon. Wala pang cellphone. Ngayon kasi, meron ng cellphone. Kaya hindi mo na makikita, hindi na nakakapag-exercise ang mga kabataan ngayon. Sa cellphone lang nakatutok. At ayun, hindi rin maganda yung palaging nagsiselfon yung mga anak. Kaya yung mga bata natin, paalalahanan natin sa paggamit ng cellphone. Meron kasi, nasisira ang utak, sira ang mata. Naku, marami nang nangyari dyan sa mga kabataan. Kaya sa mga magulang, paalalahanan natin ng mga kabataan na huwag ma-addict sa paggamit ng cellphone. Ayan, ba tayo napunta doon? Ayan, pababa na ako. So much for that sa ating video. Maraming salamat sa palagi ninyong panonood sa ating video. Shout out nga pala sa lahat ng aming mga kapitbahay dito sa Compostela. Maraming salamat sa inyong support at panonood sa ating mga video. At sa lahat ng ating mga viewers na hindi po natin nabanggit, maraming salamat po sa inyong support. At lagi po nating sinasabi na kung pwede, maglagay kayo ng comment, suggestion, kung ano yung gusto nyong sunod na content. O kaya, ano yung suggestion nyo sa ating content? Ano yung reaction ninyo? Kung pwede kayong mag-leave ng comment, please subscribe, like, and share sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. And thanks be to God. Shortcut lang ang gabianan. Hindi na pa maglatay-latay. Lapit po nga. Ayos, at babaw. Okay.